Ganyan ang pwede maging reaction nyo pag nalaman nyo nalimas ng Bureau of Internal Revenue or BIR ang pera nyo sa bangko. O kaya naman ay nahatak ng BIR ang mga properties ng company nyo or personal properties ninyo. So for our today's easy video, pag-aaralan po natin para maiwasan mag-garnish ng BIR yung inyong bank accounts o kaya naman mahatak ang inyong mga personal properties or company's properties. Okay? So on March 2023, nagbaba ang Bureau of Internal Revenue ng Revenue Memorandum Circular Number 43 Series of 2023. May subject na further clarifying certain policies on the filing of appeal against final decision on disputed assessment pursuant to Revenue Regulations Number 12 Series of 1999 as amended. At basahin pa natin yung contents niya para mas maintindihan natin kung ano ibig sabihin nito. First paragraph. Pursuant to Revenue Memorandum Circular Number 39 Series of 2013, taxpayers shall submit/file their protest, request for reinvestigation or/reconsideration, and other similar correspondences against formal letter of demand final assessment notice with the office of the duly authorized representative of the BI of the Commissioner of Internal Revenue who issued the FLD/PAN. In case of filing of an appeal against the FDDA, the taxpayer shall furnish a copy of the said appeal to the Chief of the Assessment Division for Regional Cases or the concerned Head Revenue Executive Assistant in the case of taxpayers under Large Taxpayer Service or investigated by the National Investigation Division under the Enforcement and Advocacy Service within 5 days from the date of filing with the Office of the Commissioner of Internal Revenue or the Court of Tax Appeals. So, madali lang ibig sabihin niya, within 5 days na mag-file ka ng copy furnish ng protest mo, copy ng protest mo to the Office of the Chief Assessment of the Division, Chief of the Assessment Division for Regional Cases and other BIR offices. But in layman's term, sa mga taxpayers, hindi nila maintindihan further ano ba ang ibig sabihin nito. Okay? And paano nga ba mabibigyan ng BIR ng FLD/PAN or Final Assessment Notice and Final Decision on Disputed Assessment? So madali lang. So before ka mabigyan po ng Final Assessment Notice or Final Decision on Disputed Assessment, bibigyan ka muna ng Bureau of Internal Revenue ng tinatawag na Letter of Authority or LOA. Ang LOA po, yung po yung document na nag-authorize sa mga BIR Revenue Officers na mag-examine ng ating books of accounts and other accounting records. In other words, duda ang BIR sa tax na binabayaran natin kung tama ba o mali. So mag-conduct sila ng tax audit investigation sa ating mga taxpayers through issuance of the LOA. So, no LOA, no audit. So, kung wala kong LOA, hindi pa tayo pwedeng audit ng Bureau of Internal Revenue or any of the BIR Revenue Officers. Okay? After po ng LOA, nabibigyan po kayo ng Notice of Discrepancy, dati siyang NIC, Notice of Informal Conference, but ngayon ay Notice of Discrepancy na siya o NOD. After NOD, mabibigyan po kayo ng Preliminary Assessment Notice or PAN. And after po ng Preliminary Assessment Notice, doon po ay mabibigay ng FLD, Formal Letter of Demand/Final Assessment Notice. At after po ng Final Assessment Notice, doon pa lang po ay mabibigay ng Final Decision on Disputed Assessment or FDDA as indicated in this Revenue Memorandum Circular Number 43 Series of 2023. As clearly indicated dito sa Revenue Memorandum Circular Number 43 Series of 2023, doon pa daw magpo-protest kung sino yung pumirma ng Final Assessment Notice or final decision on Disputed Assessment. And that's correct naman. Okay? So, ano bang importance sa atin nito? We will connect this Revenue Memorandum Circular 43-2023 to other Revenue Memorandum Order ng Bureau of Internal Revenue para mas malaman natin kung ano ba ibig sabihin nito. So, under po ng Revenue Memorandum Order Number 35 Series of 2019 with subject na Civil Remedies for the Collection of Accounts Receivable /Delinquent Accounts Receivable. Sinabi na po dito sa RMO 35-2019, ano lang dapat ang pwedeng kolektahin ng Bureau of Internal Revenue as accounts receivable or delinquent accounts. And there are two. The unpaid revenues, number one, and the unpaid tax assessments. And sabi dito sa last paragraph, with the foregoing preliminary collection letter or PCL, final notice before seizure shall no longer be sent to the delinquent taxpayers. Once the aforesaid reports, as well as the dockets of the cases, are received by the concerned office for collection enforcement,
it shall validate if all the applicable fields in the cell form for the collectible reports are completely filled out. So, the warrant of distress in or levy shall immediately be issued using the current format. All other collection procedures to implement the WDL and other collection remedies as written in the collection manual, which are still relevant, shall continuously be adapted. So, ito po yung ginagamit ng BIR para kolektahin yung assessments atin. Anong assessment yung kinokolekta ng BIR? Yun yung unpaid tax assessments. And as clearly defined here, the unpaid tax assessments are, these are tax assessments arising from investigation, yun yung na-investigate tayo kasi may LOPA tayo, which have been become final and executory in accordance with existing policies. So, ang kinokolekta lang po ng Bureau of Internal Revenue ng tax assessment, kinokolekta po yung BIR through warrant of garnishment, yung kukolektahin yung ating pera, lilimasin yung ating pera sa banko, o kaya mag-i-issue sila ng WDL, warrant of distress and or levy, yun yung hahatakin yung ating properties at ibebenta sa public para masatisfy yung utang natin sa government in the form of unpaid tax assessments. Okay? Pag naging final and executory lang yung ating tax assessment as a result of the BIR tax audit investigation, as a result of issuance of the letter of authority. Pero ang question kasi doon, paano nga ba magiging final and executory ang tax assessment sa atin? Kasi wala naman tayong unpaid revenue. Ang usapan natin dito, tax assessment. Kaya ka naka-receive ng final assessment notice, final decision on disputed assessment, kasi meron kang tax audit investigation. Okay? Those are tax assessments. Meron kang tax audit investigation. So, paano siya magiging final and executory ngayon to prevent the collection of the BIR of this alleged tax assessment? Pupunta tayo ngayon sa Revenue Memorandum Order No. 35, Series of 2019. Dinefine po dito, letter B, ano ba yung mga unpaid assessments? Babasahin po natin siya. Unpaid assessments, letter B, which become final and executory due to taxpayer's failure to do the following. Ha, tandaan niyo po, failure. Taxpayer's failure to do the following. Number one, file valid protest within the prescribed period of 30 days from its receipt. For this purpose, a valid protest is one which is filed within the time prescribed and contains a factual and or legal basis of the protest. It referring to the final assessment notice, FLD / final assessment notice, tsaka FDDA. Kasi po, within 30 days from the receipt of the FLD, okay naman ay final decision on disputed assessment, dapat makapag-protest tayo. At dapat yung protest natin ay valid. Magiging valid lang yung kapag meron siyang legal and factual basis. Ha? Number two, submit the necessary document to support the request for reinvestigation within 60 days from the date of filing of a valid protest. This is referring only to final assessment notice for request for reinvestigation. And appeal the decision of the BIR either to the Commissioner's Office or Court of Tax Appeals within 30 days from the receipt of the decision denying the protest. Itong number 3 para ito sa final decision on disputed assessment. Meron kang 2 options kasi pag naka-receive ka ng final decision on disputed assessment, you will protest that to the Office of the Commissioner of Internal Revenue, administrative protest, or you may protest that to the Court of Tax Appeals or CTA, na tawag doon, judicial protest. In that case, in either case, dapat within 30 days makapag-file ka ng valid protest. And number 4, file a motion for reconsideration the decision of the court favorable to the BIR, and update the blah, 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 blah. So, itong RMC number 43, series of 2023, kukonnect natin siya dito sa RMO 35-2019 at RMO 45-2019. Bakit sinasabi ni Commissioner na i-copy-furnish natin si Chief of the Assessment Division for Regional Cases tsaka si Concerned Head Revenue Executive Assistant in the case of Large Taxpayer Service or the Enforcement and Advocacy Service in the case of National Investigation Division. It is referring to the protest against the final decision on disputed assessment. Why? Kasi itong opisina ni Chief of the Assessment Division, Head Revenue Executive Assistant, tsaka si Enforcement and Advocacy Service, kahit nakapag-file ka na on time ng valid protest mo, administrative protest, sa Office of the Commissioner of Internal Revenue,
para sa final decision on disputed assessment in accordance yan sa RR 12999 at section 228 ng ating tax code, si Chief Assessment Division nag-a-assume na yung inyong assessment ay naging final, executory na, and demandable. Kasi wala siyang knowledge or information na nakapag-file ka pala on time ng valid protest kay Commissioner of Internal Revenue o kaya naman sa Court of Tax Appeals within 30 days from the receipt of the final decision on disputed assessment, FDDA. So yun po ang ibig sabihin nito. Kaya natin dapat i-copy furnish itong mga opisina ng BIR ay para malaman nila na hindi pa final, executory, and demandable yung final decision on disputed assessment na inisyu sa atin ng Bureau of Internal Revenue. In the case of the regional office, it is the regional director. Okay, ganun pong gagawin natin. Otherwise, kung hindi po natin sila i-copy furnish, sabi ko nga kanina, mag-a-assume sila na final, executory, and demandable na yung tax assessment mo, final decision on disputed assessment. And therefore, they will collect that unpaid tax assessment in accordance with the civil, in accordance with the collection remedies manual ng BIR. Yun yung warrant of garnishment, liliwasin yung pera mo sa banko, at pangalawa, warrant of distress or levy, yun yung hahatakin yung properties mo at ibebenta sa public para to pambayad doon sa unpaid tax assessments mo. Okay? So, meron po tayong format kasi aside from the filing of the valid protest sa Office of the Commissioner or the Court of Tax Appeals, we need to copy furnish as indicated clearly in this RMC number 43-2023. Copy furnish natin yung ibang BIR offices. Ito ngayong specifically, Chief of the Assessment Division, Head of the Revenue Executive Assistant, and the Enforcement and Advocacy Service. Pero pag in-audit lang kayo ng Regional Director yung pumirma ng LOA, Letter of Authority, copy furnish nyo lang sa Chief Assessment Division. Pero doon sa copy furnish nyo, dapat meron siyang covering letter. So, nandito, naka-attach yung letter of protest nyo na sinubmit nyo on time kay Office of the Commissioner of Internal Revenue or nag-file kayo ng judicial protest sa Court of Tax Appeals, dapat meron siyang covering letter. At ang covering letter ay naka-address dito sa mga BIR offices na to. Example, meron tayong covering letter. So, ito pong practice na ito, ginagawa na po natin ito matagal na. Ito ay tinuturo natin sa mga ATC students natin sa mga merong final decision on disputed assessment para nga hindi sila mag-assume yung regional offices, yung Chief Assessment Division, yung Regional Director, yung Chief Legal Division, yung Chief Collection Division, hindi sila mag-assume na final, executory, and demandable na yung final indecision disputed assessment na binigay sa'yo. So, kinaka-copy furnish namin sila, matagal na namin itong practice before the issuance of the RMC 43-2023. So, meron pa tayong example dito. Masahin pa natin. December 25, 2022, naka-address kay Ms. Imelda L. Morona. This is actual to. Chief Assessment Division. At as I said, pinagawa na po ng ATC students natin to matagal na. Tinutulungan po natin sila para sa i-address properly yung kanilang tax audit investigation and tax assessment. So, no, kapag nag-protest kami kay Commissioner of Internal Revenue para sa final decision on disputed assessment na inisyu ni Regional Director, kinakopy furnish namin yung regional offices. Isa doon si Chief Assessment Division. Okay? Chief Assessment Division, Revenue Region Number 10 in Legazpi City, BIR Building, Camia Street, Imperial Courts of Division, Legazpi City. Ito ang pangalan ni Chief Assessment Division. Sino ba si Chief Assessment Division? Ano ba yung address niya? Ano bang Revenue Region? Makikita niyo po yan sa BIR website. So, hindi niyo po kailangan tumawag sa BIR para malaman ano yung pangalan ng Chief Assessment Division, Regional Director, Chief Legal Division, Chief ng Collection Division. Malalaman niyo po yan sa BIR website. Makikita niyo po yan. Pati po yung address na noon po para just in case papadala niyo siya through post office. Request letter for the urgent attention and action of your office. Ito yung covering letter natin. Dear ma'am, I humbly and respectfully submitting in your office a copy furnish of the letter of protest which is addressed to Honorable Romeo D. Numagi Jr., BIR Commissioner of Internal Revenue with office address at Room 511, BIR National Building, BIR Road, Dilingan, Quezon City, 11001 Zip Code, Philippines. For timely and correctly filing of a protest letter against
client's final decision on disputed assessment, which was issued by Regional Director Mr. B.C. Kadangin of Revenue Region Number 10, Legazpi City. So ito po dapat yung contents ng inyong request letter or the covering letter of your copy furnish of protest letter sa Chief Assessment Division. Okay? So hindi nyo lang siya bibigyan ng copy furnish, kundi bibigyan nyo rin siya ng covering letter to explain bakit mo siya kinaka-copy furnish sa Chief Assessment Division. Bakit mo kinaka-copy furnish? Ito yung dahilan, ito yung reason. Hindi pa final, executory, and demandable yung aming final decision on disputed assessment or tax assessment. Kasi nakapag-file kami on time kay Commissioner of Internal Revenue. Hindi mo siya pwede kolektahin kasi hindi pa siya final and executory. Okay, yun ang dahilan kung bakit nagka-copy furnish. Further, please be informed that the FDDA is not yet final, executory, and demandable because I filed a protest on time in the office of the BIR Commissioner. Following the provisions of Section 228, National Internal Revenue Code, RR12-1999, RM126-2016, at yung ating binasa na RM135-2019. Thus, it is unlawful and unconstitutional to conduct any collection remedies of the said FDDA. Okay? Kaya natin siya kinaka-copy furnish. Otherwise, this act is a clear grave misconduct with corresponding penalty first offense dismissal. The misconduct is grave if involved any of the additional elements of corruption, willful intent to violate the law or disregard established rules under po yun ang Supreme Court decision Valera versus Ombudsman, year number 167-278, dated February 27, 2008. At hanggang ngayon po, nakapending pa rin kay Office of Commissioner of Internal Revenue yung ating protest at hindi po kinokolekta ng BIR to collection remedies yung assessment of final decision on disputed assessment sa ating taxpayer kasi na-inform natin yung office ng mga regional offices. And I suggest po, do not copy furnish only the Chief Assessment Division. Copy furnish also the office of the Regional Director. Copy furnish also the office of the Legal Division. Copy furnish also the chief na Collection Division. Okay? Kinaka-copy furnish po namin lahat 'yon. Pati po yung office ng Department of Finance Secretary. Kinaka-copy furnish din po namin sila. Ini-explain po namin na hindi pa ito final, executory, and demandable. Hindi nyo po pwedeng kolektahin itong tax assessment na to kasi nakapag-file po kami on time ng protest letter in accordance with this legal basis. So, hindi po sila nabibigyan ng warrant of garnishment. Hindi po sila na-issue ng warrant of distraint or levy kasi nakapag-file po kami on time ng administrative protest sa Commissioner of Internal Revenue, administrative protest, at nakapag furnish namin yung mga regional offices to inform them na hindi final and executory and demandable yung ating tax assessment contained in the final decision on disputed assessment. Okay? So, ang bottom line, kapag nakatanggap ka ng final decision on disputed assessment arising from the BIR tax audit investigation of your books of accounts and other accounting records, dapat ay mag-copy furnish ka ng inyong protest sa Office of the Chief Assessment Division for Regional Cases at sa Office ng Head Revenue Executive Assistant for the Office of the Large Taxpayer Service or under ng Enforcement and Advocacy Service kapag kayo ay under naman ng National Investigation Division Audit para hindi maging final, executory, and demandable even if kayo ay nakapag-file on time ng protest naman kay Commissioner of Internal Revenue or nakapag-file na judicial protest sa Court of Tax Appeals para hindi mag-assume itong mga BIR offices na to na final, executory, and demandable na yung tax assessment sa inyo na in-issue using the final decision on disputed assessment. At yung copy furnish nyo dapat ay may covering letter kagaya na pinakita namin sa inyo. You may copy that, edit that, at you may use that for your tax audit case. Okay? Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po marami kayo natutunan sa ating topic na big changes of the BIR tax audit investigation ngayong 2023. If you have further questions regarding our topic today, please comment below and we will answer your question basta you are our paying member. So we have paying membership po, 99 pesos lang per month, and we will answer your question dito po sa ating YouTube channel. And if you want to learn more how to handle your own BIR tax audit investigation,
o kaya naman ay meron kayong current BIR tax audit investigation, o gusto nyo matutong paano mahawakan, ma-handle strategically and successfully yung inyong BIR tax audit investigation, meron po kaming RWB book para sa inyo yan, makapal po yan. More than 600 pages po ito. Nandito po yung mga current natin na tax audit. Meron po tayo example ng LOA. Wait lang po, ayan. Meron po tayong sample LOA. Yan, sa loob. Meron tayong mga sample na actual BIR tax assessment, actual letter of protest, and ito pa yung pag-aaralan natin step by step using our exclusive online HC videos na ma-access nyo lang sa ating website, hcbebe.com. So we will discuss and explain the contents of this RWB book step by step on our website. So hindi nyo siya babasahin para pag-aralan, i-explain po natin ito. May mga format na po tayo dito ng protest letter, may format din po tayo sa final decision on disputed assessment, may mga actual protest letters tayo sa iba't ibang tax assessment, and we will explain sa inyo step by step. May mga legal basis na rin po ito, may mga BIR issuances na nakatouch po dito. Nakalagay na rin po dito yung mga different court cases na applicable sa ating pag-aaralan na BIR tax audit. So investment fee nyo lang po dito is one-time investment fee lang, 9,999 pesos. Pwede nyo lang pong hawakan yung sarili yung tax audit, at meron po tayong RWB support just in case you want to learn dun sa pinag-aaralan nyo. Meron kayong concern, meron kayong questions, inquiries regarding sa pinag-aaralan nyo, pwede po namin kayo supportahan through our RWB support. Wala na pong bayad yun. 9,999 lang po. And you may access the exclusive HC webs, exclusive HC videos on our website po. Okay? Para makita nyo po step by step kung paano po natin siya i-discuss at explain step by step, video by video. Okay? You may order now on our website, hcbebe.com. You may click the link below po para makapag-order kayo ng RWB book. At pre-delivery po tayo within the Philippines. Or you may contact us at our contact information for further details before you order our RWB book. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung nagustuhan nyo yung ating video today, please do not forget to like, share. Share nyo po sa mga mas nakikilala, mga relatives nyo, family members nyo, yung may alam nyo may business na interesado pong matuto about our BIR tax compliance na pinag-aaralan po natin ngayon. Okay? Maraming salamat po. My name is Mark Lord M. Bumaga, your RWB teacher, na lagi po nagsasabi, be educated po and you will be empowered. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo sa mga other helpful videos natin. Bye! Order na po kayo yung RWB book. RWB book po. Bye!